Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat dapat tagumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo po nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang aming pagtitiwalang ito sa Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahan gawin ito, ang Diyos ay nagkaloob nito sa amin. Niloob niyang kami maging lingkot ng bagong tipan. Tipang hindi nababatay sa kautsang natititik, kung hindi sa Espiritu. Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu'y nagbibigay buhay. Nang ibigay ang alituntunin ng paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato, kalakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos, anupat hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, bagamat ang kaningningang ito'y lumipas. Kung ang paglilingkod na batay sa kautusang nakatitik na nagdala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na kaningningan, gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kaningningan ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol ng kamatayan, lalo pang maningning ang paglilingkod na ang dulot ay pagpapawalang sala. Dahil dito, masasabi natin na ang dating ningning ay wala na, sapagkat nahalinha ng lalo pang maningning. Kung may kaningningan ang lumilipas, higit ang kaningningan noong nananatili magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poo na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya'y sambahin ang ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba, nang ang puoy dalanginan, dininig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang puon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap, sila naman ay nakinig, utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Opo o na aming Diyos, sinagot mo sila agad, at ikaw ay nakilalang Diyos na mapagpatawad. Ngunit pinagdurusa mo kung ang gawa'y hindi tumpak. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon, dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya'y sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal.
Sumaiyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, o hindi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalitlitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya sino mang magpawalang halaga kahit sa kalitlitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit, ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon, ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Maminamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mabiyaya at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kasama na ho ang pagbati sa mga kanikanilang tahanan na nanonood at nakikinig po sa pamagitan po ng ating Facebook Live dito po sa ating parokya ni Poong San Jose Patriarca dito po sa San Jose, Batangas. Ingatan po kayo lagi ng ating Panginoon Diyos. Walang napapahamak sa taong marunong sumunod. Pero ang dami pa rin pasaway. Pero ang dami pa rin matitigas ang ulo. Ang hirap pong imaginin kung ang mundo ho natin, kung ang bansa ho natin, kung ang bayan ho natin, kung ang pamayanan ho natin ay walang sinusunod na batas, kautusan. Ang hirap po. I-imaginin pa lamang ho natin, napakagulo. Wala hong order. Kung wala hong batas. Kung wala hong kautusan. Kahit o sa bahay, may mga kautusan kayo. May mga batas ho kayong ipinatutupad. Anong sabi ng Ama ng Tahanan? Ako ang batas sa tahanang ito. Anong sabi naman ng babae? Oo nga, ikaw ang batas. Ako naman ang tagagawa ng batas. Doon lang. Ibig sabihin, kahit sa inyong tahanan, may sinusunod. Hindi lang ang sinasabi natin, huwag mong gawin yan. Bawal yan. Masama yan. Hindi lamang ho ito. Sapagkat, kung may mga bawal at masama yan, ipinapakita pa rin ho natin kung alin ang tama at maganda. Kaya nga tanong sabi ng ating Panginoong Jesus, naparito ako hindi upang ipawalang bisa, naparito ako upang ganapin, tuparin ang kautusan, ang batas, na sa simula pa lamang ay ibinigay na sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga't ang sabi ng ating Panginoong Yesus sa ating Ebanghelyo, kahit sakalit liit ang batas, kautusan, kapag ating ipinagpaliban at hindi natin sinunod, tayo ang pinakamababang uri sa kaharian
ng Diyos. Ituring niyang pinakamababa. Pero, sabi ko nga ho, ang dami pa ring pasaway. Ang dami pa ring matitigas ang ulo. Hindi ko na ho babaybayin isa-isa. Ay dito na lamang ho sa ating simbahan, dito sa parokya natin, ang dami ng mga announcement, ang dami ng mga reminders, ay nakukuha pa rin hindi sumunod, at higit sa lahat, ay nagagalit pa sa pare, at nagagalit pa sa opisina. Ang sabi ng ambilang lamang ng mga dadalo sa kasal ay ganere, ganito lamang. Ay at ang dahilan niya ito pa eh, nasasabihin, ay bakit yung ikinasal doon? No? Ang dami-dami? Ay hindi ho mga yun marunong sumunod. Ay kayo kigagaya pa doon. No? Kinukumpir pa ho natin. No? Ay may mga ilan na kikiusap pa nga, personal na lalapit siya pare. Ay pantay-pantay ho. Ang totoo, yun naman hong kautosan na hindi ho galing sa amin yan. Yan ho ay panglokal. At kami rin naman ay nasunod po lamang. Kaya huwag ho kayong magagalit sa amin. Ito ay hindi patakaran ng simbahan. Ito ay patakaran ng lokal na kami din naman ay nasunod laang. Kaya kung kayo ay matigas ang ulo, kung kayo ay pasaway, sabi sa Ebanghelyo, kayo'y ituturing na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Hindi ko kami sabi niyan, si Jesus mismo. Pero kung kayo'y susunod, aba, ay di kayo naman ay pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Ano ba ang batas para sa atin? Ano ba ang katusan para sa atin? Ay minsan ho, ay iniisip natin, yan ay pabigat. Ang iniisip natin, ay bakit ba ako susunod? Ay meron din namang ibang hindi nasunod. Ay minsan, ay ganitong nangyayari sa atin. Ay tako na may hanga din minsan sa mga Pilipino. Bakit gito pagdating sa ibang bansa? Ay disiplinado. Napakagaling sumunod sa batas doon ay pinatutupad na kung saan bansa ko sila naroroon. Ay bakit pag-uwi naman ng Pilipinas? Ay gayon na lamang. Nagiging lax na lamang ang pagsunod. Kaya mga kapatid, wala hong napapahamak sa taong marunong sumunod. At yan ho, ang mensahe ng ating Panginoong Yesus sa ating Ebanghelyo. Ganuman ho kadami ang utos, ganuman ho karami ang batas, kailangan ho nating sundin kahit ito'y sakaliit-liitan. Meron nga ho isang lay minister, halos din na makatira ho sa simbahan, at lagi na lamang ho siyang nagsiserve mula umaga hanggang gabi. Ay napansin ho ito ni Father, ang sabi, aba, ay halos makatira-takatira kanina dito sa simbahan ni, eh. Abay uwi naman ikaw sa inyo. Ay sabi nung lay minister, eh, Father, ay magaling pa naman ika dito eh, sa simbahan. Ay bakit? Ay magaling pa dito ho sa simbahan at sasampu ang utos, ang batas. Ay samantalang pag-uwi ko sa amin, ay magit ho sampo ang pinag-uutos sa akin ng aking asawa. Kaya mas magaling pa ho tumigil din eh, sa simbahan. Ay yung asawa ko ay umutos na ng umutos, mas magaling pa yata sa Diyos. Ay ganuman ho kadami ang batas na yan, ay dapat ho nating sundin. At ngayon din naman hong araw ay amin hong pasasalamat sapagkat ngayon ho ay June 9 ay kung kayo ho ay may wedding anniversary ay ngayon din naman ho yung araw ng aming pagdapa. Araw ho ng aming sacerdotal ordination. At kami ho ay sampo na inordinahan ho dito sa San Jose. Siyam na taon na ho ang inyong lingkod. Mukha lang hong 20 years na sa pagkapare. 9 years pa lamang. Kaya pagbati ho sa aking mga siyam na kaklase na nakasign ho din sa iba't ibang lugar, kung saan man kayo naroroon, ay ako'y naririne. At
sa sampuhong ito ay sa awa naman ho ng Diyos ay binata pa rin ho kami lahat. At sa awa din ho ng Diyos ay narito pa rin ho kami naglilingkod sa bayan ng Diyos. At sa loob naman ho ng siyam na taon ay pagpapasalamat sa Diyos lalutigit sa biyaya ng pagkapari na ibinigay niya sa amin. At ang hiling ho namin, ang hiling ko po ay patuloy ho ninyong ipagdasal na sana ho kami kasamang siyam na mga pare, hindi lamang ho kami kung hindi mga pare ho dito, lahat na ho ng pare, kasama na ho si Father Roland, yan. Si Father Roland ho, ayan ho, hindi matigas ang ulo, marunong ho yung sumunod, no? Yun nga lamang ho, pag may crispy pata ng nakahayin, ala, ay lantak din. At yun nga ho, ay patuloy ho ninyo kaming ipagdasal na sana ho ay magkaroon pa kami ng malakas na pangangatawan upang kami ho'y makapaglingkod pa sa inyo nang tapat. At tigito sa lahat ay pagdadasal kami na sana, hindi sana, kung hindi ay patuloy pa ho kaming maging karapat-dapat. Sa totoo lang naman, hindi naman ho kami karapat-dapat din na tumanggap ng biyaya ng Diyos po. Pero sa kabutihan loob ho niya ay narito pa rin ho kami. Kaya patuloy niyo po kaming ipagdadasal. At yan ho, ang pinakamagandang regalo na ibibigay ho ninyo sa akin, ang inyong mga panalangin. Kasama na ho ang siyam ko hong mga kaklase. Nalimutan ko na ho yung siyam eh, kung sino-sino mga yon. Hindi ho. Father Jeff, Father Norman, nasa Italy, Father Joseph, Father Chris, Father Joel, ilan na gaho yun? Father RJ, yan, taga San Jose din ho yun. Sa mga klasiko ho ay tatlo ho yung taga San Jose, ating-atin ho yan. At kaya nga ho ay niali ko din ho ang banalamisang ito para ho sa mga kaklasiko na nasa misyon, no? Nasa malayong lugar, no? Na sana'y patuloy pa ho kaming bigyan ng lakas ng Espiritu Santo upang kami maging matatag sa aming tinanggap na biyaya ng banal na pag-orden o bilang pari. At siyempre ho, may mga personal na mga tanong minsan na encounter mo bilang pari, lagi ang tatanong minsan ay, Father, ay kayo ba'y nalulungkot din? Kayo ba'y masaya sa inyong buhay? Ay, lagi naman ho sagot namin diyan, aba eh, kung kayo nalulungkot din, eh kami naman hindi po sumbato. Ay di siyempre, nalulungkot din naman ho kami. Aha. At siyempre, masaya din naman kami. Lalo na ho, pag may nakikita naming may mga nasimba, yan. At yun pa humin sa mga personal na tanong, Father, ay kayo gay na in love din? Yan. Ay, hindi ko na ho sasagutin yan. Ay, di yun. Ay, misan, ay lalo na sasabihin na, laging sabihin ni Father, ay, ikaw gay na kailan ng girlfriend? Lagi ng mga personal na tanong na mga gayon ho, ay tinatapat ko naman ho, ay, lagi ko naman sinasabi na, ay, hindi naman ho kami pusong bato, ay, kami naman ay humahanga. Yun nga lamang ho, ay, siyempre, ay, kami ho'y kasal na rin. Kasal ho kami sa simbahan. Kaya, pwede ho ninyo kaming mahalin. Huwag lamang ninyong aangkinin. Maliwanag ho yan. Ay kami ho'y kasal na. Kasal na ho sa simbahan. Maraming salamat ho sa inyong patuloy na pagdadasal at panalangin sa amin hong mga pare. Ipinangako ng Diyos ang kaligayahan sa mga sumusunod sa kanyang mga batas
At sa mga naghahangad sa Kanya ng buong puso, manalangin tayo ngayon ng sama-sama at buong katapatan sa iisang pananampalataya ang ating pong itutugon. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang Santo Papa at mga obispo, sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pamumuhay, naway humikayat sa kawan ng sumusunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga pamilya ng mga bansa, naway higit na magsumikap at maging masigasig upang makamit ang kapayapaan at matatag na mapanatili ito, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga mag-asawa, naway makadama ng alap ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway lumakas ang kalooban sa pamamagitan ng mga salitang nakaaaliw at may katiyakan mula sa mga kumakalinga sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga tapat na yumao, naway mamasdan ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at hindi naririnig ng mga tenga, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Makapangyarihan at walang hanggang Ama, naway liwanagan ang iyong batas ng pag-ibig ang aming buhay at pamalagin mo kaming nasa matuwid na landas patungo sa iyong kaharian. Iniling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumikas sa libutan, sa ipokagandahan loob na itong aming may alay mula sa lupa't maraming pagkawang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumikas sa libutan, sa ipokagandahan loob na itong may alay mula sa katas ng ubas maraming pagkawang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin po kayo mga kapatid ng ating paghahain ni kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo't kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang aming inihahain na iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at tiwa. Itinaas na namin pasalamatan sa Panginoon. Po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ay nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri na walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoon, Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, nagati-hati niya yon inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bangot walang hanggang dipan. Ang aking dugo ni ibubus para sa inyo, para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tungo ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po kami sa iyong pag-ibig. Ay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ang lahat ng mga kapareyan. Nalalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa pong sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw, awaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng malabarhing marinina ng Diyos ni Poong San Jose na atin ding patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling po namin kami ay adya sa lahat ng masama. Pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang inihiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. At huwag po ang aming mga pagkakasala, pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumayin niyo. At sumayin niyo. Ang minamahal ko mga kapatid, magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal kong mga kapatid, dito ang kordero ng Diyos, ito ang Kristong muling nabuhay, sinagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inanin sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso, niyayakap kita na parabang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasanawa namin ang krisis na ito at dumago sa kabanalan at pagbabalik-loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong kanalulugdan sa pamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Makikiyuko po ng inyong mga ulo para po sa pagagawad ng pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng kapayapaan ng Diyos sa pinagmumula ng tanang kasiyahan sa buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng kalayaan mula sa takot at pangamba, palakasin ang inyong loob sa pagpapadama niya sa inyo ng pag-ibig niyang walang hanggan. Amen. Pasaganay nawa niya sa inyo ang kaloob niyang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig upang lahat ng inyong gawain araw-araw ay magbunga ng kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat, kasama na po inyong mga mahal sa buhay
at buong pamilya ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa po inialay na humayo po kay taglay ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.